Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. In today's video, gumawa tayo ng bagong character, which is yung Shielder. So, dito, i-discuss ko muna lahat ng Shielder, lahat ng mga gustong mag-Shielder, discuss ko dito sa video na ito. So, before tayo mag-jump dun sa video natin, shoutout muna sa dalawang ito. Si SimpleLife3208, sabi niya, Tecno Spark 10 gamit mo sa pag-video na yan, smooth ba sa CBM, TY Lods? So ito pong nakikita nyo na yan, yung ginagalaw ko yung screen, Tecno Spark 10 Pro po yung ginagamit ko na cellphone. Tapos flash ko na rin sa screen yung actual na paggamit ko ng Tecno Spark 10 Pro habang naglalaro ng Kabal. So yan, panoorin nyo muna. So yan guys, sa mga nagtatanong kung gamit ko yung Spark 10 Pro, ito siya guys, sa Kabal, no? Lapit natin. So, ito yung likod. Ayan. So, ito yung ano niya, gameplay niya guys. Sa audio, ganyan siya. Pero pwede niyang lakasan. Ayan. Maririnig naman natin siya. Pwede nang baba natin saglit. Ayan. Tapos, sa settings niya guys, ito. Hindi naman siya nagpi-play ng drums. Ayan yung vision range niya na sa 3. Tapos, ang shadow natin 0 and then yung effect 0. Okay, so mga nagtatanong, ito siya guys. Tapos sa brightness, pwede nyo siyang i-adjust. Ito. Ayan. Ito yung mga ano niya. Light niya. Tapos meron din siyang adaptive, ano ha? Adaptive brightness. So, depende sa liwanag na na-absorb ng screen. Pero sa gameplay, sa mga nagtatanong, ito yung ano niya. Gameplay. So, smooth naman kahit na magami na tao dun sa mapa. And then sa skills, ito guys. Kaya kung nagpa-plano kayong bumili ng Tecno Spark 10 Pro, so ayan guys, ito na natin. So pag nag-skill naman siya, okay siya. So yun lang. Now, napanood nyo na guys, yun yung ano ah, sorry kumukulog guys, sigurado maririnig nyo sa ano natin, sa audio feed. So shoutout kay Dags Antonio Play 6647. Ang sabi niya, pa-wash out ulit sa next video loads. God bless to your channel. So God bless din sa'yo bro. So ito na, start na tayo. So ito yung mga gagawin nyo kapag bagong gawa yung character ninyo or bagong or level 1 pa lang yung character nyo. So syempre may lumalabas na ayan yung Nipper Lag kill, bla bla bla. Papatay kayo syempre ng Nipper Lag. And ang top priority nyo kapag nag umpisa kayo is magpa-level. Ang target nyo lang is yung level sumabay doon sa XP XP ano nyo, sa XP bar itong nasa baba. Kasi importante na lumevel kayo kasi every level every 10th level merong kayong marireceive na scorching. So importante 'yon kasi pampataas ng battle style ano 'yon, mode. And then habang nag-ano kayo papa-level, syempre sundin niyo nang sundin yung quest and wag muna kayong bumili ng kahit ano dahil ibinibigay naman niya ng NPC. Set natin yung skill. Yan. Habang nagko-quest kayo guys, binibigay. Ayan, tulad yan, skill binibigay yan. And dito ang technique ko is yan, sundin ko lang, nasusundin yung quest na kailangan ko. Ayan lang, ganyan lang kasimple guys. Hanggang sa mag level 50 kayo, ganyan ang gagawin nyo. And then sa skill nyo, syempre, isa na lang yung dadagdag ninyo. So punta tayo sa ano, skill book dito kay Connor. And ang maganda dito guys, sa mga bagong gawang account, yung mga number of quest mobs na papatayin nyo is mas mababa. Eto, tulad niyan, yung Nipper Trika na yan, dati is 5 over 5 yan. Tapos yung Rabbit Horn, 7 over 7. So, punta muna tayo dito. So, sa Novice, ang bibili, wala kang bibili kahit ano dito. So, binigay na yan. And then, Apprentice, ang bibili nyo lang dito guys, ito. Flash Break. And then, dito sa, ano, sa regular, wala. Maliban lang siguro sa, ano, Flying Shield. And then, dito sa Expert, Shield Charge. And then force kick. Yun lang.
And then sa A-Expert, wala kayong kailangan bilhin dyan. Sa Master, wala. Shield Explosion, so possible kailanganin nyo to, lalo na kung mag-RS kayo. Dahil wala pa kayo sa G-Master. And then G-Master, and then hanggang sa Transcender, kunin nyo na siya. Sa sub natin, syempre as usual, kunin nyo lahat ng available na skill under sub. Ayan, yung mga box na yan. And then upgrade, syempre Crushing Blade, Offensive, and then Shield Harden, Mighty Wish, dito Eyes of Mind, Sixth Sense, Impact Control, at saka Damage Absorb, yung combination ng ano, ng ating skill upgrade. And then Piercing Shield, at saka itong Four Shielder Mastery. So the rest, tapo na agad. Kunin nyo lang yung mga sinabi kong skills. Then tuloy tayo sa quest. Palagay natin nasa level ano na kayo, no? Level 10, susundin nyo na to, itong stats na to. Dahil kapag hindi nasunod yan, hindi kayo makapag-proceed kay Handcuff Officer para sa battle style aura. Kasi aura yung unang-una yung battle style na makukuha. And then stone aura yon or earth aura. Then next is yung ating body. Syempre may nag-a-add sa inyo, i-accept nyo yan, huwag kayong ano, yung haters. And then sa skill natin, sa leveling, ayan, huwag nyo munang ipa-level lahat yan. Basta level 1 lang yan lahat na makukuha nyo hanggang mag-transcender kayo. Kasi dyan, pwede kayo magtanggal ng skill. And at the same time, kapag nagtanggal kayo ng skill, babayaran nyo si Kabal. So, pag-isipan nyo maigi bago nyo tanggalin. And then sa pagpapa-level, ganyan lang naman ginagawa ko sa una eh. Hanggang level 1, hanggang level 50, yung skill ko na yan, yung tatlo na yan nakikita nyo, hindi yan magbabago. Madadagdagan lang yan ng slash break at saka ng A-Master skill na ano, na yung Shield Explosion. Sa upgrade, nasabi ko na kanina, no, dito. And then sa sub, lalabas naman dyan. Sa Astral Weapon, sa the more na mas mataas, ito yung default guys or base Astral Shield ano niya, skill effect. And then kapag ito mas mataas, for example naka Arcridium ka, so mas mataas din yung bigay na stats no ano na yon, ng weapon na yon. And then at the same time sa equipment, ito nakadepende yon shield ano nyo, itong Astral Weapon nyo dito sa ano natin, sa shield ito. Crystal talaga siya, crystal. And syempre, gandahan nyo na at saka taasan nyo yung plus. Pero kung makakuha man kayo ng crystal, dapat at least palladium or demonite na. So, as of now, yun lang muna. And then, tuloy-tuloy na sa pagpapalevel. And number one rule, huwag muna kayong gumasos hanggang level 100. Kung bibili man kayo, bumili lang kayo ng pots at saka ng warp stone. Dahil kailangan yun para makapag-tipi-tipi kayo. Then, yun lang. And then, see you on the next video, guys. Bye-bye.